Hi guys, for today's video, papakita ko sa inyo ngayon na malalaki na yung last time na pinagtatanim kong mga tomato, tanglad, ayan na po siya. Malalaki na yung aking alokbati. Masyado nang malalaki, ayan po. So, ayan po yung aking tomato. Meron na po siyang bulaklak. Ang susunod ko sa ano, ipapakita kung bakit sila namunga, yung mga tips ko. Ayan, kita nyo may bunga na. Ah, may bulaklak na. Sobrang taas na niya. Mula sa baba. Ayan. Tanim din ako ng sibuyas. Sinubukan ko lang po. Ayan, sibuyas. Tapos, nagtanim na rin po ako ng mani. Ayan, hindi ko inaasahan na tutubo din. Malapit na siyang maglaman. Tapos, nagbinhi po ako dito ng mga kamatis. Ayan, maliliit pa nga lang. Pag malalaki na po yan, akin na siyang ililipat sa ibang lalagyan. Ito ang aking lubigan. Kaya ako nagtatanim ng lubigan, malaking bagay po ito, magandang gamot po ito sa ano, yung mahangin ng katawan. Nilalaga po yung ginagawan siya, kasi inumin po habang mainit. Ang gagawin ko po kasi ngayong araw na to ay mangunguha ako ng alokbati. Ayan. Ihalo ko po sa aking ilulutong manok. Ito ang aking asong malambing. Ang aking Belgian Malinois. Oh, mangunguha lang ako dito sa tabi mo ng ano, alakbati. Ayan o, lalapad ng buong, ng ano, dahon. Sabi kasi ng matatanda, magaling daw itong gamot sa ano, sa mga nagda-diet. Sabi ng matatanda po yun. Pero ako kasi, masarap siyang ihalo sa mga ano, sa mga meat, o kaya bulang lang. Hindi ko in-expect na magdahon siya ng ganyang kakapal, oh. Hanggang taas na nitong aking guyubano. Ayan, mataas na rin yung guyubano. Last time na pinakita ko sa inyo itong guyubano, maliit pa eh. Ngayon, no? Malapit na umanod sa meyero. Gumapang na dyan yung aking alokbati. So, ayan, tapos na po akong manguha ng mga dahon ng alokbati. Ayan, laki din ng natipid ko. Kasi isik yung ngayon sa amin eh, bawal lumabas. Kaya, naisipan kong magtatanim ng mga halaman. So, buti na lang, itong kamyas ko, tuloy-tuloy pa rin ang pagbubunga kahit konti. Ayan, pero marami siyang ano, bulaklak. Ayan, hanggang taas. Tuloy-tuloy naman ang bunga niya. Kaya, pag nagluluto ako ng mga sinigang, pangat, ang laki na po ng natipid ko. Kahit maliit lang yung aking taniman, malaking bagay na din po yun. So ngayon ang gagawin ko po, magluluto na ako ng aming ulam. So guys, eto po yung mga pinanguha ko doon sa backyard ko, alokbati. Ayan. So ang mga lauk ko niya ay chicken breast, oyster sauce. So, itong patis. Carrots. Garlic. Tomato. And onion.
So mag-start na po akong magluto. So guys, maglagay na po tayo ng oil. Konti lang. Okay. So ihulog na po natin tong onion. Next ay itong garlic. Need natin ay itong tomato. So, igisa po natin siya ng igisa. Ayan. Para mas masarap. So, ito, translucent na itong ating tomato. So, next natin ilagay ay itong chicken breast. Depende po sa inyo kung gusto nyo ilagay ay pork, pero mas preferred ko ay chicken kasi mas gusto yun ang aking mag-ama dahil diet po sila. So, takpan po natin. So, chicken po natin. So, okay na yung kulay ng chicken. So, susunod po natin ilalagay ay yung patis. Hindi na po ako maglalagay ng asin. Kasi pag nagda-diet ka, hindi kailangan maalat ang aming pagkain. So, takpan po uli natin para ma-absorb ng chicken yung lasa ng patis. So, chicken po uli natin. So, mabango na po yung luto niya, yung amoy ng patis. Talagang lutong-luto na siya. So, sunod po natin ilagay ay itong oyster sauce. Mga ilang cup to? 3 tablespoons. Ganyan po akong magluto ng ulam. Kailangan ginigisa ko din po yung oyster sauce. So, takpan po uli natin bago natin ilagay yung water. So, chicken po natin. So, pwede na po natin dito ihulog ang itong gulay. Ang bango ng amoy. Ihulog na po natin itong alokbati. Anak kong mahal, pakiabot mo nga yung carrots. So, hulog na natin yung carrots. Mahilig kasi ako sa carrots eh. Thank you.
lagyan na po natin siya ng water. Nagtataka po kayo kung bakit kung maglagay ako ng tubig sa ulam ko ay pa-cross. Kasi parang binibindisin ang punan yung aking pagkain ng Panginoong Diyos. So, takpan po natin. So, chicken po natin. So, hindi pa po siya luto. Pero tikman ko. Sarap. Okay yung alat. Okay, hindi siya maalat. Hindi naman po siya matabang. Okay po siya. So, takpan po uli natin. Baka mausutan. So, guys, ito. So, luto na po itong aking ano, lutong alokbati sa chicken breast. So, sana po nagustuhan nitong aking munting simpleng ulam na ginawa ko para sa inyo. The best po ito, kung sabi ng kaibigan ko, the best daw ito sa ano, sa pag ano ka, diabetes ka raw, hindi ko pa po alam kasi ito lang ang kakainin ko tsaka nilagang itlog. Dahil diet nga po ako. So, ito po. So, marami pong salamat. Bye-bye!